Nasa kalahating milyong estudyante ang inaasahang magtatapos ngayong school year. Sa mga gagraduate ng kolehiyo, alamin kung ano ang mga in-demand na trabaho at paano mas mapapansin ang inyong resume. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Abala na ngayon pa lang si Janine sa pag-aayos ng kanyang resume at internship. Gagraduate na kasi siya sa kolehiyo sa Abril. Mahirap na po kasi ngayon kapag tatambay-tambay. Mahirap na din. Kasi yung competition din po, sobrang higpit. And kailangan agad-agad, right after graduation, ayun, makakuha na ng trabaho. Isa lang si Janine sa nasa kalahating milyong magtatapos ngayong school year. Pero may naghihintay bang trabaho para sa kanila? The chance is great. The opportunities are there. But meron kaming caveat that they should qualify. Mga taong hinahanap ngayon are people who not only have the educational experience or the experience. Inilabas ng jobstreet.com ang listahan ng mga pinaka-in-demand na trabaho para sa fresh grads ngayong 2015. Kabilang dito ang sa call centers, IT, telesales, human resources, finance, hotel management, tourism at marketing. Nasa 19,000 hanggang 23,900 pesos ang posibleng sweldong naghihintay. Bukod sa grades, tinitingnan daw ng employers ang communication skills, attitude at work experience ng aplikante. Kung ikaw ay fresh graduate kasi, wala ka pang work experience. But usually, the employers look for some semblance of experience such as internship. Isama na rin daw sa resume ang part-time jobs, community work, at mga hinawakang leadership position sa mga organization. Isa pa sa mga bentahe. Kailangan din namin ng multilingual dahil ang client namin may Korean, Japanese, Chinese. May edge pagka meron kang alam na other language. Pero alam ng maraming graduating students na mahirap makahanap ngayon ng trabaho. Sa pagkakataon po na kailangan na talagang kumita ng pera, talaga pong pupush ko po na magtrabaho kahit na hindi po related sa natapos ko po. Sa gitna nito, may payo sa fresh grads. Hindi dahil malaki yung sweldo, pero hindi naman suitable sa iyong specialization or sa training mo, mag-a-apply ka na. So piliin yung suitable or naaayon sa iyong pinag-aralan, sa iyong hilig, at sa iyong strength. Mav Gonzalez, GMA News.